Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 30, 2024. Tatlong araw na po ang nakakalipas o ikatlong araw po ngayon simula po nung naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee last Monday diyan po sa Senado. At kaugnay po niyan, marami pong mga talagang eksplosibong pananalita. Ito pong sinabi nitong si Rodrigo Duterte pero sa aking paniniwala, yan po ay against his interest. Kaya naman, mainit po talagang pinag-uusapan kung siya ba ay dapat kasuhan dito po sa Pilipinas o i-priority ang kaso sa International Criminal Court. Sa mga pamilya po ng mga di umano'y biktima o sa mga pamilya ng biktima ng war on drugs, nito pong si Rodrigo Duterte, yung extrajudicial killings, sila po ay naghahangad na i-focus ang kanilang atensyon sa kaso ng mga kasama nitong si Rodrigo Duterte sa crimes against humanity or for crimes against humanity diyan po sa International Criminal Court. Hindi natin sila masisisi marahil dahil sa until naman sa ngayon, wala pa rin po talagang naisasampang kaso dito po kay Rodrigo Duterte dahil nga napakahirap para po siya sampahan ng kaso in particular ng murder. Kaya naman, mas gusto po talaga nila doon po sa International Criminal Court sampahan o patuloy na kasuhan ito pong si Rodrigo Duterte. Pero iba po ang tingin ng mga kongresista in particular nito pong si Congressman Dan Fernandez diyan po sa mga sinambit nitong si Rodrigo Duterte. Para sa kanya, malinaw po na pag-amin nitong si Rodrigo Duterte ay paglabag po sa batas. At ang ginamit po nilang batas na dapat ikaso daw dito kay Rodrigo Duterte ay ito pong Crimes Against Humanity o Republic Act 9851. Kanina nagawi ako kay Attorney Enzo, nanood ako ng kanyang vlog. Talagang isinusulong nila na yung Crimes Against Humanity ay dapat sa ICC at nananawagan po sila. Sinusuggestion po nila sa kasalukuyang gobyerno na dapat pakipag-cooperate na po ang Marcos Jr. Administration sa ICC. Pero bago natin puntahan yung bagay na yon, ito po kasi yung batas na binabanggit po nila. Kaya tiningnan po natin ito at in-scan. Hindi ko pa po ito binasa ng kabuuan pero in-scan ko lamang kung posible sa aking paniniwala ba na makasuhan itong si Rodrigo Duterte sa provision po ng batas na ito. Ito pong batas na ito, by the way, ay Republic Act 9851 at matagal na po ito, 2009 pa. Yan. It was approved on December 11, 2009, an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity, organizing jurisdiction designating special courts and for related purposes. Yan, kung babasahin po ninyo yung Declaration of Principles nito sa Section 2, in particular, nakalagay po dito sa Paragraph B ang mga sumusunod. The state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Tapos kung titingnan po natin yung susunod pong mga paragraph ay saan ko ba banda nakita yun, ha? Sandali, ha? Tingnan natin dito. O, dito pala tayo. Talon po tayo rito sa Section 6. Ano? Ang emphasis, ang Estado dapat nire-recognize ang karapatan po natin sa ating pagkatao. Dapat ito po ay hanggang sa lahat ng pagkakataon inoobserbahan ng ating gobyerno. In Section 6, nakalagay po dito, other crimes against humanity. Willful killing sa paragraph A. At tingnan natin kung ito po bang pagkakataon na ito ay pwedeng mai-apply kay Rodrigo Duterte at sa mga sinasabing kasabwat niya pa. No? Medyo mahirap lamang dahil sabi nga po nitong si Attorney Enzo, wala pa pong jurisprudence
na nangyayari dito sa Pilipinas. O sa madaling salita, wala pa pong cases ng ganitong pagkakataon sa ating mga hukuman dito sa Pilipinas. Kaya kung sakasakali, baka maging kauna-unahang pagkakataon ito pong kay Rodrigo Duterte na masampahan po siya ng kaso kaugnay po ng paglabag sa batas po na ito. Bago tayo magpakalalim pa, pakinggan po natin yung komentaryo ng dalawang kongresista sa particular na pinag-uusapan po nating batas na yan, ang Republic Act 9851. Kasi tinanong po sila rito ng reporter kung nais ba nilang ma-prosecute dito sa Pilipinas itong si Rodrigo Duterte. Pakinggan po natin ang katanungan at kasagutan. Hingi lang po ako ng categorical answer. Do you want former President Duterte to be prosecuted under RA 9851? Okay. Well, batas po yan eh. And yun ang sinasabi natin na the law must be applied to all or none at all. So if we can do that to a small level of our Filipino citizen, why not on the highest? I mean, prudence dictates, no, that we need to do our job. It might be painful to others, but of course, if something is committed against the existing law of the land, then we have to face the consequences. And kung ako tatanungin mo, former president natin siya, may mga nagawa naman po siya sa ating bansa. But yun na nga, meron din mga nagawang hindi tama. But yung mga hindi tama, isusulit po natin yan. At lahat naman po ng ginagawa natin sa mundo ito, eh, pagbabayaran po natin yung mga mali. Diba? So I think it's just proper that the existing law, yung law, ng RA 9851 must be followed and hayaan natin the will of the justice mas prevail. Kasi ito ang isa sa mga dapat mapatunayan lamang dito eh, kung sa aking maliit na pangunawa ay kung pwede ba siyang i-pursue ang crimes against humanity sa paragraph A, willful killing, kung mapapatunayan na ang pagpatay ay widespread at systematic. Kasi nakalagay po dito, Section 6, other crimes against humanity, for the purpose of this act, other crimes against humanity means any of the following acts when committed. Malinaw na meron pong willful killing sa ating mga kababayang na di umano'y involved sa illegal na droga. Thousands of them perished during the Duterte administration war on drugs. But the problem is kung paano ngayon kukuha ng mga ebidensya na yung widespread, walang problema doon. Alam na alam po natin yan, national scale. Nagkaroon talaga ng extrajudicial killings and yung mga sinasabing nanlaban. Ang problema kasi dito, yung systematic attack directed against any civilian population. Kaya napakahalaga ngayon ng testimonya nitong si Colonel Royina Garma. Kasi kung doon sa testimonya ni Colonel Royina Garma, makakakuha ng mga ebidensya na yung Davao model from City of Davao in-implement into national scale and it was done systematically, pwede siguro pumasok ang paglabag sa Republic Act 9851. But the problem is, paano kakalap ng ebidensya? Kasi kung ang titingnan po natin mga tol, yung paglabag sa revised penal code o murder, totoo naman yung sinasabi nitong pugante ngayon na si Harry Roque na very brave itong si Rodrigo Duterte na sabihin sa harapan ng publiko at i-challenge pa ang Department of Justice na kasuhan siya kasi alam niya na malulusutan niya ito pong kasong murder. Kasi sa murder mga tol, although merong principal by inducement, kailangan direktang
ebidensya na ikaw yung nag-utos, ikaw yung dahilan doon sa pagpatay ng mga tao na ito sa panahon ng iyong administrasyon. Eh, mukhang mahirap pong patunayan yon, considering na sinasabi lang ni Rodrigo Duterte na in-encourage niya o sinabihan niya ang kanyang mga kapulisan na i-encourage ang mga suspect na manlaban para mapatay po nila ito. Hindi yon sapat para po makasuhan siya ng murder through principle by inducement. But I believe kung sakasakali na makakakalap ng mga ebidensya, mga rewards, kung may paper trail po yan, tapos mga testimonya ng mga merong personal knowledge sa pagpapatupad ng national scale drug war na ito na pinattern sa Davao model, it could be a systematic killing of a person. At for that reason, I believe, baka pwede siyang kasuhan ng crimes against humanity dito sa Pilipinas. Pero no question daw, ang crimes against humanity na kinakaharap na nitong Rodrigo Duterte sa ICC. The only question is kung ang ating gobyerno ba ay makikipagtulungan sa ICC kaugnay ng isinasagawa pong investigasyon nito and possibly kung ito'y maglalabas ng warrant of arrest dito kay Rodrigo Duterte. Ngayon, kung ako po ang inyong tatanungin, nalilito po ako sa maaari kong maging kasagutan. Pero dalawa lang naman yan eh. Either kakampi ako sa mga nagsasabi na ang Pilipinas ay dapat makipag-cooperate na sa ICC para matuldukan na talaga ito pong mga di umano'y kawalang hiyaan ng Duterte administration o yung pagpatay sa ating mga kababayang Pilipino nang hindi man lamang dumaan sa due process. Sa isang banda, hindi ako sumasang-ayon dahil usapin po ito ng soberanya. Ano? Kasi para sa isang bansa na naniniwala ako na fully functional ang criminal justice system, hindi dapat makikialam sa ating hustisya ang ibang bansa. Dahil the moment na makialam sila sa paghanap ng hustisya dito sa ating bansa, iyon po ay panghihimasok na sa kasarinlan ng ating bansa. Kaya yan po yung dalawang bagay na nalilito ako sa totoo lang sa kasalukuyan. Nararamdaman ko yung hinagpis ng mga pamilya ng biktima, pero sa kabilang dako, ako po ay isang Pilipino na ayoko naman pong panghimasukan yung kasarinlan natin bilang isang bansa at bilang mga Pilipino ng mga foreign individuals po na ito. No? Ganun pa man, isa yung nakikita kong solusyon dito eh, para yung soberanya po natin hindi mabastos, at the same time yung hinagpis po ng ating mga kababayang Pilipino ay madinig. Ang nakikita kong solusyon po dito ay ang panunumbalik po natin sa ating membership sa ICC. Ako, personal kong nais na sana makonsidera ng ating Pangulong Bongbong Marcos, although it is against his words na binitawan na before, kasi sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, never tayong babalik sa pagiging miyembro ng ICC. Pero ako pa rin ay umaasa na sana i-reconsider ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang panunumbalik sa ICC, dahil yun lamang ang nakikita ko talagang kaparaanan para yung dalawang nasa aking isipan ay parehas hindi malagay sa alanganin. The moment na mapagbigyan po tayo o ang ating bansa ay manumbalik sa ICC, ang mga hinagpis ng ating mga kababayang Pilipino, yung kanilang mga kamag-anakan na namatay sa panahon ng drug war, mapagbibigyan at madidinig. At ang ating soberanya ay hindi na mako-question, sapagkat kung tayo po yung miyembro ng ICC, magiging obligasyon na po natin na makipagtulungan bilang miyembro ng ICC. Pero hanggat hindi pa po tayo miyembro ng ICC, hindi po tayo pwedeng makipagtulungan dahil para po nating isinuko ang kasarinlan natin sa mga banyagang ito. Okay? Tuloy muna natin ang pakikinig dito po kina Congressman Fernandez at Abante.
Ako, sana hindi na eh. Eh, number one, matanda na siya. Number two, he's not always feeling well. Sana hindi na. Pero he admitted eh, under oath the Senate hearing. No? Sabi nga niya, I'd like to quote, sabi niya, that he alone takes full legal responsibility. Ayun lang, yung Republic Act 9851, pwede nang gamitin yung laban sa kanya. So kahit na ayaw ko na siyang ma-charge pa, kasi syempre former president natin siya, tulad ng sinabi ni Kong Fernandez, marami rin siyang nagawa sa ating bayan, hindi lamang yung war on drugs. I hope na hindi na po siya litisin. I hope na wala nang mag-prosecute sa kanya. Pero wala rin kayong magagawa kung talagang meron siyang accountability and he will be prosecuted according to law. Yun po eh. Malinaw po yung hangarin ng dalawang kongresista na ito na dapat i-prosecute itong si Rodrigo Duterte dito po sa hukuman sa Pilipinas. At ito po yun. Republic Act 9851. Not murder under the revised penal code, but I believe under section 6. Ang problema lang dito ay pagkalap po ng ebidensya. Kasi dapat itong mga elemento na ito sa batas na ito, willful killing, given po yun. Widespread, given. Pero paano po natin maire-relate yung widespread killing or systematic attack directed against any civilian kay Rodrigo Duterte? Yung pahayag ni Rowena Garma na siya ay tinawagan nitong si Rodrigo Duterte, though ito ay pinabubulaan ni Rodrigo Duterte ngayon, napakahalaga po nung pahayag na yon. Kasi yun po ang unang step para masabing sa systematic killing na ito or willful killing na ito sa ating mga kababayang Pilipino, maaaring may kinalaman talaga si Rodrigo Duterte. Isang ebidensya sa pamamagitan ng testimonya nitong si Rowena Garma, and sana meron pa pong mga lumabas na ibang mga ebidensya sa pahayag na yan ni Rowena Garma. Although, meron tayong narinig nung mga nakaraang araw hanggang kanina na ito pong si Colonel Grijaldo ay una na pong nagsabi sa House of Representatives at kinumpirma na meron talagang reward system. Kasi yung reward system na yan, that could be an evidence for a systematic attack or killing sa ating mga kababayang Pilipino. Ngunit ang problema, si Colonel Grijaldo ay nagsalita sa House of Representatives, sa Senado last Monday, at dinideny niya ngayon na yon ay totoo. Sinasabi ni Colonel Grijaldo sa Senado na pinilit lamang po siya, in particular nitong si Congressman Dan Fernandez, para sambitin ang mga katagang iyon. Kaya mahirap sa party ngayon na magkaroon ng corroboration doon sa pahayag ni Colonel Rowena Garma. Kasi yung ine-expect ni Colonel Garma na susuporta sana sa kanyang testimonya ay biglang bumaliktad. No? Sana sa mga susunod na pagkakataon, makapaglabas o makahanap ng mga additional pieces of evidence ito pong House of Representatives na talagang magpapakita na itong si Rodrigo Duterte ay merong kinalaman sa mga bagay po na ito. Yung testimonya kasi, sa totoo lang, kung bigat ng ebidensya ang pinag-uusapan, pinakamahina po yan eh. No? Sa hierarchy of evidence, yan po yung pinakamahina na test na ebidensya. Kaya dapat may mga physical evidence, documentary evidence, and other forms of evidence na magsasangkot talaga dito kay Rodrigo Duterte. Until such time na yan ay makalap ng ating otoridad, sa ngayon, kahit gustuhin siguro natin na makasuhan si Rodrigo Duterte,
that will be impossible. Kasi pagsasayang yan ng resources ng gobyerno kung basta ka lang magkasampa ng kaso tapos hindi mo naman mapapatunayan dahil wala ka namang mga kaukulang ebidensyang hawak. Yet, itong mga nangyayari na ito, wala pa tayong naririnig sa Department of Justice kung ano yung particular na direction nila sa mga sinambit ni Rodrigo Duterte. Pero I am hoping na doon sa una nating sinabi kanina, bagamat ito ay against sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos, bilang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, siguro hindi naman masama na manawagan sa kanya at hindi naman ito pagtutol sa kanyang kagustuhan kung hindi panawagan lamang na sana ireconsidera ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang desisyon na huwag tayong manumbalik sa ICC, bagkos subukan po ng ating Pangulo na tingnan, balensehin ang mga sitwasyon. And para na rin siguro sa gobyernong ito, kasi wala rin namang tigil ang mga Duterte sa paninira ng kanyang administrasyon. Hindi sa gagamitin ng ating Pangulo ang kanyang kapangyarihan kung hindi papakinggan lamang kung ano yung panawagan ng majority ng mga Pilipino. Naniniwala kasi ako mga tol na majority po ng mga Pilipino ngayon nais po nating makipag-cooperate na ang ating bansa sa ICC. No, kung kayo po ay aking tatanungin, gusto niyo po bang manumbalik tayo bilang miyembro ng ICC? Makipag-cooperate po tayo sa ICC para finally maging malaya po ang ICC sa pagpunta dito at eventually ma-prosecute itong si Rodrigo Duterte. Sa katanungan ninyo, kailan kaya magkakaso? Hindi ko rin po yan masasagot. Kasi tandaan po natin, ang pagkakaso po, kaakibat po niyan ang ebidensya. Alam naman po natin, hindi naman maikakailaya na talagang merong kinalaman itong si Rodrigo Duterte. Kahit anong sabihin nila, sa pananaw ng mga Pilipino, majority of us now, naniniwala na may kinalaman yan sa malawakang pagpatay sa panahon ng kanyang administrasyon. Pero hindi po kasi sapat yon. Ang kailangan talaga ay ebidensya na mag-uugnay kay Rodrigo Duterte sa elemento ng crimes against humanity dito po sa Republic Act 9851. Systematic attack at ito ay nagresulta sa pagkakamatay ng napakaraming mga Pilipino. Paki-comment nyo po ang inyong saloobin sa pinag-uusapan po natin. Katulad po nung katanungan ko kanina lamang, nais nyo po bang tayo'y manumbalik o manatili po tayong baklas ang membership sa ICC? I-suggest nyo po sa ating programa kung ano po yung inyong mga saloobin at pupunta po ako sa inyong komento at basahin po natin ito sa kasalukuyan. Sabi ni David Reyes Ortiz Luis, para sa akin, dapat ang Pilipinas dapat magkaso kay Duterte, hindi na dapat ICC. Okay? Si Dao Ming Su, ako sa tingin ko dapat bumalik na lang tayo sa ICC para wala nang batas malalabag si PBBM. Si Beauty, pabor po ako pero kung ano ang desisyon ni PBBM, irerespeto ko po. Yan. Si Christine Chenilla, Top 1, dapat ibalik ang ICC sa Pilipinas. Si Margie Masunaga, yes for ICC. Si Orlando Arciosa, again, sabi niya, dapat po tayong manumbalik sa ICC. Si Eva Torres, at sa kawala ng ICC for na basis ng binasura ang appeal ng Pinas sa ICC. Sinabi ng ICC mismo na tayo mga Pilipino nagbabangayan at saka may sarili tayong korte. Si Kabayan Now, lalong lalakas si PRRD pag natuluyan. E tingnan natin, di ba? Tingnan natin kasi kayo na lang naman ng mga supporter ni Rodrigo Duterte ang nagsasabing lumalakas sila eh. E iba po ang sinasabi ng majority ng taong bayan. Ang majority po ng taong bayan ayaw kay Rodrigo Duterte. Yun naman talaga ang katotohanan. Kahit nung pangulo po siya ng Pilipinas, majority naman ng Pilipino ayaw po sa kanya eh. Di ba minority president si Rodrigo Duterte? Hindi po siya majority president. Ang ibig sabihin, mahigit po sa kalahati ng mga Pilipino, ayaw po kay
Rodrigo Duterte. Eh lalo ngayon sa mga kontrobersiyang kanyang kinakaharap, ayon sa datos, ayon sa survey, patuloy pong bumabagsak ang suporta ng mga Pilipino sa mga Duterte. Kaya kayo mga supporter ni Rodrigo Duterte, ang naniniwala na lamang na siya ilalakas pa. Let's see, ano? Kung makakasuhan si Rodrigo Duterte, tingnan natin kung hanggang saan ang sinasabi niyong kalakasan ni Rodrigo Duterte. Mami, nakarating na po kayo sa Angono. Hindi pa naman po ako nagsya-shoutout. Kayo po yung una kong shoutout ngayon. Shoutout, Mami Best Friend. Oh, sino pa? Si Kohiru. Dapat makulong talaga yung si Duterte kasi tatakbo yan silang dalawa ni Sara sa 2028. Maraming bobo at tangas pag nanalo yan. Patay na Pilipinas, wala nang future ang mga Pilipino na wala tayo, wala na tayong demokrasya at hindi na sila aalis sa power pag nakabalik yan. Si Lucila, sa Senate lang naman maraming kakampi si Duterte. Ayan. Si Julie Merano, kung ICC ang makakatugon sa tawag na katarungan ng mga biktima, sana PBBM will consider. Si Lori Mamawag, tama lang magsalita siya ng magsalita para madami pang masabi. Sa sarili niyang bibig, mahuli siya. Okay? Si Alfredo Sungkuan Jr., dapat umaksyon ng maganda ang ating batas para ipakita nating na mabilis at malinis ang ating konstitusyon. Si Edita Paraiso, maraming takot kay Duterte sa Senate kaya mas gusto niya doon kasi karamihan hindi abogado, puro artista. At titingnan natin kung hanggang saan maninindigan si Rodrigo Duterte na siya'y hindi dadalo sa House of Representatives. O, tingnan natin yan, ano? Kasi malinaw naman na nagdahilan lang sila. Dahil sabi nga nila sa kanilang dahilan, after ng Todos Los Santos pa, pwede silang dumalo sa House of Representatives. Pero bakit sa kabila ng short notice ng Senado, nakadalo sila noong October 28? Kaya maliwanag na pagdadahilan lamang at ayaw talaga nilang dumalo sa House of Representatives. Pero tingnan natin kung hanggang saan ang tikas ni Rodrigo Duterte kahit dati siyang Pangulo ng Pilipinas, kung sa kabila ng pagpapatawag po sa kanya ng House of Representatives ay hindi po siya dadalo. Okay, si Joanne Lusong. Nung pagdating ni Duterte, sabi ni Bato, matanda na yan, baka antukin yan. Kaya pinauna, nung napikon kay Risa, biglang matabil, ayaw paawat, ayaw nang umuwi. Si Blue Abe. Sana po lumabas na at mag-file na ang mga biktima ng EJK sa korte sa Pinas. Ngayon na. Sino pa? Sabi ni Kabayan na, antayin natin yan, hindi mananaig ang kadiliman. Tama po kayo. Naniniwala po kung hindi mananaig ang kadiliman, kaya po nalalantad ngayon ang mga kawalanghian ng mga Duterte. Diba? Kasi ang tagal nilang sinupil ang katotohanan eh. O ngayon, tama kayo, hindi mananaig ang kadiliman at kasamaan. Kaya ngayon, nahahayag at nalalantad ang katotohanan. At hindi na ngayon naililihim pa na itong si Rodrigo Duterte, umamin na mismo na siya ay merong death squad, umamin na mismo na siya ay nagpapapatay ng tao, umamin na mismo na inudyukan niya ang mga kapulisan o sinabihan niya ang mga kapulisan na udyukan ang mga suspect na manlaban para mapatay nila ito at matapos ang kanyang problema. Di ba? Sino pa? Si June Mortel, napikon ang kampo ng kadiliman sa pamumuno ni Mang Canor, Lolo Pentanil Dutae. O, si Kabayan, tingnan po ninyo, may isang pulis na bumaligtad. Isang pulis lang yon. Sino ba si Colonel Grijaldo? Alam naman natin na bata siya ni Colonel Leonardo. Alam din natin na bahagi siya ng tinatawag na ano yung tinatawag na knights? Parang merong ganoon sa ano eh. Sa bahagi itong grupo nila Colonel Grijaldo ng Class 1997 na napakalakas sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, kaya ano ang ine-expect natin dyan? Kakampi talaga? Hanggat si Colonel Grijaldo alam niyang makakalusot siya, lulusot yan. Pero sabi mo nga, ang kasamaan malalantad, ang katotohanan, ang kasamaan hindi magtatagumpay, ang katotohanan malalantad. Sige, tingnan natin kung hanggang saan. Sabay-sabay nating antabayanan yan.